pagpapala at mapagpalayang pagbati sa inyong lahat. Tayo po ay nasa huling bahagi na ngayon ng ating talakayang Holy Scriptures o ang banal na mga kasulatan, kung saan natutunan natin noong nakaraang linggo ang patungkol sa dalawang puntos na ito ay totoo at mapapanaligan. Tinalakay po natin kung bakit nga ba ito ay totoo at mapapanaligan o mapagkakatiwalaan. Tinanong natin ang ating mga sarili kung tayo nga ba ay naniniwalang ito ay totoo at tunay na saligan ng ating mga pang-araw-araw na mga pamumuhay. Sa ating pagtatapos nito, tatalakayin naman natin ngayon na dahil ito ay nanggaling sa Diyos, ito rin po ay tunay na kapaki-pakinabang. Tutunghayan din po natin ang sukdulang ibubunga nito sa ating buhay at kung papaano natin ito maisa sa katuparan. Number 3, because Scripture is from God, it is therefore profitable. 2 Timothy 3:16-17, ang Biblia Second Edition. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ipinagpatuloy ni Pablo ang kaniyang paghahayag sa sulat niya kay Timoteo kung saan sinabi niyang ang banal na kasulatan ay galing sa Diyos kung kaya't ito ay kapaki-pakinabang o ika nga, profitable. Ito po ang mapanaligang bahagi ng Doctrine of Inspiration. Sa isang banda po, ito ay kapaki-pakinabang para sa ating teolohiya kung papaanong tayo ay nangangaral sa tamang pagtuturo ng katuwiran. Ang banal na kasulatan ang siyang ating basehan ng ating mga paniniwala at kung papaano natin sawayin o paalalahanan ang mga taong lumilihis sa kanilang pananampalataya. Ito rin ay kapaki-pakinabang sa ating mga pag-uugali, pagkilos, sa ating pakikipagkapwa-tao at sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kung gayon nga, dahil ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos, hindi lamang po ito ay totoo, kundi ito rin ay ang ating saligan sa ating paniniwala at mabuting asal. Wika nga din po ni Pablo sa Philippians 2 verses 15 to 16, Magandang Balita Biblia Second Edition. Upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan, habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay. Sa gayon sa araw ng pagdating ni Kristo, ay may pagmamalaki kong hindi nawala ng kabuluhan ang aking mga pagpapagal sa inyo. Number 4, ultimate result and applications. A. Competent. Ano nga po ang sukdulang ibinubunga ng lahat ng mga ito? Sa talatang 17 o verse 17, sinabi ni Pablo, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang salitang man of God o lingkod ng Diyos ay salitang ginagamit sa lumang tipanan patungkol sa sugo o tagapaghatid ng balita o mensahero ng Diyos. Marahil dito po ang tinutukoy ni Pablo ay si Timoteo bilang isang mensahero ng Diyos
Ngunit ang talatang ito ay tumutukoy din sa bawat isang mananampalataya at tagapagsunod ni Jesus. Tayo'y ginagawang ganap ng banal na kasulatan upang maging karapat-dapat at handa sa pagsasakatuparan natin ng layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Bagamat mayroong mga bagay na sadyang mahirap natin maunawaan dahil ito ay nananatili sa kahiwagaan ng Diyos. Deuteronomy 29 verse 29, Magandang Balita Biblia 2nd Edition. May mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh, ngunit ipinahayag ang kautosang ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman. Sa makatuwid po, malinaw at sapat ang inihayag ng banal na kasulatan para sa ating kaligtasan. Itinuturo at ipinapakita nito sa atin kung papaano tayo mamuhay ng naaayon at tama sa mata ng Diyos. At binigyan tayo ng kakayanan upang ipamuhay o isakatuparan ito. B. Applications. Marami pong mga bagay dito ang maaari nating paghugutan ng ating mga katugunan, ngunit mayroong dalawang bagay lamang ang nais kong bigyan natin ng pansin sa pagkakataong ito. Una po, katulad ko, si Timoteo bilang lingkod ng Panginoon ay walang maikakatwiran upang hindi ipangaral ang mabuting balita o gospel. Ang sinasabi sa kaniya ni Pablo sa chapter 4 verses 1 to 4 ay, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Inaatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Ngunit ikaw, maging mahinahong ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Ganoon pa man bilang lingkod man ng Panginoong Jesus, wala akong karapatang unahing ipahayag ang aking mga kaisipan o mga pananaw sa buhay kundi higit sa lahat na maitaas ang salita ng Diyos at ang kaniyang layunin sa bawat isa sa atin na dapat nating isakatuparan para sa kapurihan ng kaniyang ngalan. Hindi ko dapat na ilagay ang aking sarili o mga ideya bilang kapantay sa kaniya. Higit siyang dapat na may tanghal sa kaitas-taasan magpakailanpaman. Kinakailangan kong ihayag ang kaniyang banal na mga salita sa kabuuan nito. Walang pinipili, walang labis at walang kulang. Dapat kong ituro ang kaniyang mga mahalagang kautusan at mga pangako sa kapangyarihan at gabay ng banal na Espiritu. Nararapat na ito ay aking tunay na pinapanampalatayanan at sa biyaya ng Diyos ay naipapamuhay bilang patotoo sa kaninuman, napapanahon man o hindi. Ito man ay pinakikinggan o hindi, sapagkat ang pagsasakatuparan ng layunin at mga salitang ito ay hindi akin kundi sa kaniya na Diyos at makapangyarihan sa lahat. Ang layunin ko'y hindi kumiliti ng mga tenga
kundi ang pagmumulat ng ating mga mata, pagpukaw ng ating mga puso't diwa tungo sa pagkilos at pagtugon natin sa kaniyang katotohanan at kaliwanagan. Ang ikalawa naman po ay ang paghimok sa mga kalalakihan at mga kababaihan ng paghayag at pangangaral ng salita ng Diyos. Tayo ay pinili at tinawag ng Diyos upang ipangaral ang Ebanghelyo o mabuting balita niya sa naunang pahayag ni Pablo sa kaniyang liham, 2 Timothy chapter 2 verse 2, Magandang Balita Biblia 2nd edition. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Ang Diyos magpahanggang ngayon sa ating kasalukuyang kapanahunan ay patuloy na naghahanap ng mga taong tapat na kaniyang mapagkakatiwalaan at mayroong kakayanang makapaghayag at magtuturo ng kaniyang banal na salita. Sa ating panahon ngayon, mas kakaunti na lamang sa hanay ng mga kalalakihan ang nananatiling matapat sa Panginoon. Mas lalo't kakaunti na lamang ang naghahayag o nangangaral ng mabuting balita, kaya hinihimo ko kayo at kalakip ang taimtim na panalangin, ipangaral ninyo ang banal na salita ng Diyos. Magkaisa po tayo sa panalangin. O aming makapangyarihan at mahabaging Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong ngalan na tunay nga po na ang banal na kasulatan ay kapaki-pakinabang sa bawat isa sa amin. Lalo't kung kami ay inyong pinili, kami ay inyong tinawag upang paglingkuran ka at ganoon din sa aming mga kapwa-tao. Maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob ninyo na kami po ay tunay na matuto at patuloy pang lumalim sa aming pag-ugat sa inyong mga salita, sapagkat ito nga po ay nanggaling sa inyo. Ito ay lubos na kapaki-pakinabang sa bawat isa sa amin upang ang tunay na mga lingkod ninyo ay magkaroon ng kaganapan at handa sa lahat ng mga mabubuting gawa. Maraming salamat po sa inyong mga paalala at mga mahalagang habilin sa bawat isa sa amin na kami po ay maging matatag sa aming pananampalataya sa paglipas ng panahon. Dahil darating nga po ang panahon na kung saan marami ang hindi nakikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibinabaling nila ang kanilang pansin sa mga alamat, kung kaya't kami ay nararapat na maging mahinahon sa lahat ng oras, mapagmatiis sa panahon ng kahirapan at gampanan ang bawat tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at pagbutihin ang aming paglilingkod sa aming mga kapwa-tao. Ituro at isalin namin ang mga mahalagang aral na ito sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayanang magturo din sa iba. Kaya nga po, O Diyos, sa inyong biyaya at sa pamamagitan ng paglukob ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, patuloy nga po kaming bigyan ng karunungan, katatagan at gabay upang ang lahat ng inyong mga layunin ay tunay din naming maisakatuparan sa aming mga buhay hanggang sa inyong pagdating na ngagmuli. Ito po ang aming samot panalangin na may pasasalamat, pagpupuri at higit na pagdakila sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na tagapagligtas na si Jesus. Amen at Amen. Hanggang sa muli po, mga minamahal na mga kapatid,
sikapin ninyong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. Ipaglaban ninyo ng puspusan ang pananampalataya. Panghawakan ninyong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan tayo tinawag ng Diyos nang ipahayag natin sa harap ng maraming saksi ang ating pananalig kay Kristo. Naway sumain ninyong lahat ang kapayapaan at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa paglukob ng banal na Espiritu. Ang biyaya naway sumain ninyong lahat na mayroong pag-ibig na di kumukupa sa ating Panginoong Heso Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, Amen at Amen.